Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Aking pinapabot po ang dubling paggalang at pagrespeto sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde E. Almeida. At ang hindi natin makakalimutan ang mga ginintuang aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At binabati ko rin po ang kanilang mga beloved children, Almeida children, mga minamahal. At bumabati rin po ako sa inyo, mga minamahal, ng magandang hapon po sa lahat ng mga webcast viewers. Magandang hapon po. Welcome po kayo sa aming banal na gawain. Mga minamahal, sa panahon ngayon, mga minamahal, isa po akong healthcare worker, mga minamahal. At mayroong directive mula sa pamahalaan na ang mga pagbabaksin ay mandatory, mga minamahal. Meron kaming directive from the government na sa vaccine, mga minamahal. Or else, magpapaswab test ng every 14 days. Mga minamahal, ang mga higher ups namin, mga supervisor ko, mga minamahal, isa-isa silang hinihikayat ako, mga minamahal, na dun sa department namin o dun sa section namin, mga minamahal, ako na lang po ang hindi nagpabaksin. So, naguuto sila kahapon, mga minamahal, o noong Friday, dibdiban na akong hinihikayat, mga minamahal. So, sabi ko, mga minamahal, pananampalataya sa mahal na Panginoon, kung anong kalooban, mga minamahal, sinasabi ko sa kanila. Ngayon, mga minamahal, nagpa-swab test ako para sa katugunan ng kanilang request, mga minamahal. So, nakuha ko every after 24 hours, nakuha ko, mga minamahal, ang result, negative. Kaya purihin at pinasalamatan ko ang mahal Panginoon Jesus. Mga minamahal, ipatutuo ko lang, minsan isang madaling araw, nagmumotor kami ng aking beloved missis sa bandang congressional, mga minamahal. Madaling araw, umuulan, mga minamahal. Doon, abang binabaybay namin, mga minamahal, yung avenue na yan, may malakas ang takbo ko. Nung bigla, habang tumatakbo kami, mga minamahal, bigla kaming nadulas. Pagdulas ko, mga minamahal, natumba kami. Pagtumba, mga minamahal, ako sumadsad ako doon sa island. Yan, inter-island, mga minamahal. Pagsadsad ko, mga minamahal, yung beloved missis ko na iwan, di ko alam. Pagsadsad ko, mga minamahal, basag, mga minamahal, yung inter-island na yun, yung basag yung semento. Ngayon, mga minamahal, sabi ng aking beloved missis, nadaganan ako ng motor. Yung motor ko, mga minamahal, medyo may kabigatan. Nadaganan ako, hindi na daw po ako gumagalaw. Mga minamahal, nung may dumaan po doon sa kabilang lane na nagmumotor din, sinakluluhan niya ako. Binangon niya ako, mga minamahal. Pagbangon, mga minamahal, lumabas na po maraming dugo dito sa aking bibig. Doon, mga minamahal, hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Sabi na aking bilabit, nung pagtayo ko, mga minamahal, pagupo ko, bali, sabi niya, nung pagtayo ko, mga minamahal, hindi na ako makahinga. So, although, alam ko, mga minamahal, kasi isa akong healthcare worker, yung mga stances na ganun na bumubuluwak na yung dugo sa bibig, mga minamahal. Alam ko, 50-50 na yun, mga minamahal. Ngayon, sabi na aking bilabit, misis, itagbo kita sa hospital. Sabi ko, hindi na ako aabot. Sabi ko, hindi na ako... Talagang hindi na ako makahinga, mga minamahal. Lumuhod ako, mga minamahal. Napakaraming naliligo na po ako ng dugo. Lumuhod ako sa mahal na Panginoon. Wala akong sinampit. Nagsisi ako, mga minamahal. Wala akong sinampit. Kundi sabi ko, mahal na Panginoon, kunin mo ako sa kanyang kaharian. Yun lang pinakit ko, mga minamahal, dahil wala na, padilim na, pahingal-hingal na ako, mga minamahal. Itinas ko yung aking kamay. Inobserbahan ko, mga minamahal, kung babagsak na ako, kung mamatay na ako. Ang tagal, mga minamahal, talagang hirap na hirap ako humabulat sa aking hininga dahil malamang na nagkalagnay dugo sa aking lalamunan, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, habang napakatagal na nakataas yung aking kamay, inobserbahan ko sa sarili ko kung talagang babagsak na ako. Ngunit, habang tumatagal, mga minamahal, lumalakas ako, mga minamahal. Dahil iniisip ko, mga minamahal, ay mamamatay na ako, mga minamahal. Ngunit, maraming salamat, mga minamahal, at sa unat panalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor, naabot ako sa kanyang panalangin at muli akong lumakas, mga minamahal. Maraming salamat po, mga minamahal. Sariwain ko lang, mga minamahal, kung paano ako na-save
dito sa banal na gawain natin, mga minamahal. Noon, mga minamahal, na-confined ako sa National Kidney and Transplant Institute, NKTI, mga minamahal. Doon, mga minamahal, isa't kalahating taon ako na-confined yan. Pabalik-balik ako, mga minamahal. Doon, mga minamahal, doon sa aking bed, dalawa lang yung bed na yun, mga minamahal. Doon sa aking bed, yung pasyente doon, papalit-palit, laging namatay, then palit, namamatay. Ganun, mga minamahal. So, nagkaroon ako ng yung aking kaisipan, mga minamahal. Kumbaga, yung aking memory, na-delete, mga minamahal. Dahil sa tagal ko doon, paiba-ibang pasyente namamatay. Ganun, tapos naririnig ko pa, umiyak yung mga mahal nila sa buhay. Nagkaroon ako ng na-delete yung aking memory, mga minamahal. Dati, wala pa akong beloved Mrs., mga minamahal. Wala pa akong pamilya. So, ako lang mag-isa doon, mga minamahal. Wala, as in, wala akong kasama. Bawat isa sa gawa sa akin, pinapapirma nila ako, mga minamahal, ng doktor. So, na-delete ang aking isipan. Doon, mga minamahal, isang araw, so matagal, medyo mga minuto rin ang nawala ka kung sa memory, mga minamahal. Pagbalik ng aking memorya, umiyak ako, mga minamahal. Sumulat ako sa aking pamilya sa probinsya, mga minamahal. Sabi ko, mamatay na ako. Iuwinin nila ang aking bangkay. Doon, mga minamahal, pinadala ko sa bantay, tapos ipinilagay pa sa postal office, mga minamahal, yung aking sulat. Doon, tama-tama naman, mga minamahal, doon sa waiting area ng ospital, meron nangangaral na isang beloved preacher. Di ko alam kung ano yun, mga minamahal, basta nakita ko nangangaral. So, yung beloved preacher na yun, nangangaral sa labas, nakita ko siya dahil may bintana na open. Nakita kami, para yung mata namin, mga minamahal, nakita, nagsalubungan. So, di ko alam bakit lumapit sa bintana. Ako naman, then nagtanong. Sabi niya, so, ikunento ko, mga minamahal, sa yung aking story. Sabi ko, operahan na po ako. Mayroon na schedule. Pinapahanda po ako ng 30,000 initial payment, mga minamahal. So, wala naman akong pera, mga minamahal, dahil ako lang mag-isa nabubuhay sa aking sarili dati, mga minamahal. Ngayon, sabi niya, wala naman magagawa. Dadalo ka, sabi niya sa akin. Dati, Sabado yun, mga minamahal. Dadalo ka bukas. That was kinabukasan Sunday. Ngayon, mga minamahal, doon sa ospital, kinabukasan ng Sunday, tumakas ako sa ospital, mga minamahal. Yung aking mga nakagapit sa aking katawan, pinagtatanggal ko yan, mga minamahal. Then lumabas ako. Ang akala ko nga dati, mga minamahal, yung ganitong gawain ay parang yung malaking religion. Mayroong cross. Ngayon, mga minamahal, tumakas ako, pumunta sa Cuneta Astrodome. Yun ang sinabi. Nagtaksi ako, mga minamahal. Pagdating doon, madaling araw, mga minamahal, hinahanap ko yung bahay na parang, siyempre, instinct ko, mga minamahal, may cross. Kasi madilim pa, madaling araw. Ngayon, wala akong makita, mga minamahal. Nung lumiliwanag na, mga minamahal, mayroon akong makita mga nakaputi, mga beloved brethren. May nagkukwentuhan pa nga, mga minamahal, na tatlong beloved sisters na sobrang galang nila, mga minamahal. So, doon, mga minamahal, sa madalit salita, pumasok na kami sa load ng Cuneta Astrodome. At habang nagpupuri, mga minamahal, sa unang panalangin ng ating minamahal na pastor, na naramdaman ko, mga minamahal, ang presensya ng mahal na Panginoon. Lalo na nung kumanta, mga minamahal, ng beloved finest choir, mga minamahal. Lalo kong naramdaman, mga minamahal. Then sabi ng, lastly, yung bandang huli na gawain natin, sabi ng beloved honorable pastor, lahat ng mga baguhan, pumunta rito. Sabi niya, mga minamahal. So, ako naman, mga minamahal, dahil di ko naman alam yung mga daanan dun sa Cuneta Astrodome, dumaan ako sa mga hagdahagdan, mga minamahal. Linaktalaktaw ko yun, then para malang makarating dun sa baba, mga minamahal. So, sa madaling salita, nagpabautismo ako, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahala, Panginoong Jesus. Ngayon, mga minamahal, Sunday, hindi na ako bumalik dun sa ospital. Siyempre, tumakas ako, mga minamahal. Hindi na ako bumalik. So, umuwi ako. Ngayon, mga minamahal, madaling araw ng Monday, mayroong tumakbo dito sa aking tiyan, mga minamahal. May tumakbo. Alam nyo ba, balikan ko lang, mga minamahal, bago nangyari ito, maraming ospital na ako nagpa-check up.
mga malalaki, mga heart center, kasi sumasakit ang puso ko dati, mga minamahal. Mata, lahat na lang ang nakatawan ko. Talagang totally papunta na ako sa kamatayan, mga minamahal. Napa-check up na rin ako sa mga kwak, yung mga faith healer na sinasabi nila. Wala pa rin, mga minamahal. Mayroon pa rin isang sekta, mga minamahal, na ikinulong nila ako sa isang kwarto, isang linggo, at kurtina na kaya puro itim. At pinapakain nila ako ng papel, mga minamahal. Susulatan nila ng Latin word, then susunugin nila, pinapainom sa akin. Almost one week, then yung may singsing sila, tinutusok sa akin. Wala lalong sumasakit, mga minamahal, yung sakit ko dati. Yung mataba kong katawan, mga minamahal, biglang butot pala, balat na lang ako. So, ang ihi ko dati, mga minamahal, pawis, puro amoy gamot. Dahil ang gamot ko dati, mga minamahal, banig-banig. 6 pieces, 3 times a day. Yun ang iniinom ko dati, mga minamahal. So, talagang walang hopeless na, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, then papunta na ako dun. Nung nabautismurahan na po ako, then madaling araw ng Monday, may tumakbo sa aking tiyan. Pinapakiramdaman ko, mga minamahal. Ngayon, uminom ako ng tubig. Pag inom ka ng tubig, after 10 minutes, pinilit ko umihi. Lumabas, mga minamahal, 2 bato na napakalaki, mga minamahal. Ngayon, praise the Lord. Oh, glory. Ngayon, kinuha ko yun, mga minamahal. At excuse me po sa mga kumakain. Kinuha ko dun sa bowl. Kasi narinig ko lumagutok. Kinuha ko dun sa bowl. Kinuha ko, mga minamahal, na napakalaking bato. Then pumunta na ako sa National Kidney. Ipinakita ko sa doktor, hinahanap na pala nila yung patient na nawala dun sa bed na yun, mga minamahal. So, nagsabi ako, ako na po yun, ako na to, dala-dala ko yung bato. Then, nagulat yung doktor, mga minamahal. Biro nyo, mga minamahal, naka-schedule na ako operahan. Then, initially, 30,000 pesos ang bayad. Pero pinakita ko yung bato. Na, eto, dok, lumabas na yung bato. Sabi, nagulat, mga minamahal, bakit lumabas? Ngayon, kinuwento ko, mga minamahal. Alam niyo ba, Dok, may nangangaral dito noong Sabado ng Born Again Christian. May nangangaral, sumama po ako. Kaya ito na yung bato na lumabas. Binautismuhan na po ako. Praise sabi ko Lord, hallelujah! Kaya naman, maraming salamat. Ngayon, mga minamahal, wala pa akong pananampalataya dati, mga minamahal. Biro niyo, mga minamahal, at tuduhikaw ako dati, kwentas. Daming alahas, mga minamahal. Wala pa akong pananampalataya, pero pinagaling na ako ng mga mahal na Panginoon. Man, yung nakadagan sa akin na napakalaking bato sa loob ng isa't kalating taon, mga minamahal. Bigla akong guminhawa, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, ngayon, di gumaling na ako. Hindi, ayaw ko na bumalik sa banal na gawain. Ayaw ko na, mga minamahal. Kasi siyempre, gumaling na ako. Pero pag araw ng gawain, mga minamahal, sumasakit yung tagiliran ko dati, mga minamahal. So nagkaroon na kasi ako ng nervous, mga minamahal. Takot. Ngayon, dumalo ako. Nawawala, mga minamahal. So, sinubukan ko ang pangyayari. Dumalo ako 2 beses. Wala sakit, mga minamahal. Hindi ako dadalo, dire-diretso. Sumasakit, mga minamahal. Sabi ko, ano kaya? So, sinubukan ko dalo ng dalo, mga minamahal, dire-diretso. Hanggat nagkaroon po ako ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Sa ulat panalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat, mga minamahal, dahil hanggang ngayon, pinapagaling po niya ako sa lahat-lahat, mga minamahal. Although ako sa loob ng National Hospital, mga minamahal, alam niyo naman ang mga istorya dyan. Ngunit, ako, mga minamahal, laging negative result ang aking swab test, mga minamahal. Maraming salamat po, mahal na Panginoong Jesus. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay tanging ipinabalik ko sa iyo, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord.